Happy morning everyone! Meron na naman po tayo na ispatan dito sa Rizal area. Alam na natin kapag po Rizal, ano ba pumapasok sa ating isip? Ayan na naman ang ating mga artist siyempre. At yan, nakapanayam na inyong abang lingkod ang dalubhasang artist po si Ferdinand Bong Anore. Pakinggan po natin at talagang on the spot interview na naman po sa kanyang flight mood o yung mga itong saranggola ni Pepe, napaka makulay at napaka brilliant po at sobra. Ayan, pakinggan po natin si Sir Bong Anore. Yung grupo po namin na form po siya since 1982. Hanggang ngayon patuloy naman kaming tinataguyod namin yung aming adikain bilang alagad ng sining. Tapos itong aming current exhibition bilang pagtugon po sa open call ni SM Anggono na magtanghal ang mga artist dito sa lalawigan ng Rizal. Naisip po naming i-launch itong pandemic impulse. Anong ibig sabihin ng pandemic impulse? Ginawa po naming titulo yung pandemic impulse upang ipakita po o isalarawan din naman yung mga obra na nalikha sa period nitong ating pinagdadaanan ngayong pandemic na COVID-19. So yun ang pinaghuhugutan ninyo, yes, ng inspirasyon. Alam niyo po, malaking challenge sa aming mga manlikha na ma-lockdown O kaya ma-quarantine ka sa bahay. Siyempre, kumisan mahirap paglabanan yung emosyon. Mahirap paglabanan yung nararamdaman nating panganib at pangamba na banta na dulot itong ating pandemic. Subalit, bilang isang alagad ng sining, kailangan makagawa tayo ng paraan para mapaglabanan, maaliwang sarili, at higit sa lahat, yung may transform natin yung ating mga tinatawag nating frustrations from outside. Kumbaga, ituon natin yung ating lakas, enerhiya at resources para makalikha ng isang obra maestra. Yun po. Sir Bong, napansin ko napaka-cute ng mga design mo, mga obra maestra mo. Patulad po dito, puro kite. Bakit? Mahilig po kasi akong mangarap . Yun po talagang, kumbaga parang pinagkuha lang ko ng inspirasyon. Yung mga pangarap. Diba sabi nga, matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Naging inspirasyon ko yung panahon na nung ako'y bata, mahilig din akong manood ng mga nagpapalipad ng makukulay na saranggola sa himpapawid. Ang totoo nga po niyan, hanggang ngayon habang ginagawa ko po itong mga obra, ay ako pa rin po yung spectator. Kung maniwala po kayo at hindi po ako natuto magpalipad niyan. Gumawa po ako pero hindi naging matagumpay. Pero dito po sa aking obra, nakita ko po yung tagumpay . Lumilipad po sila. Wala pong hindi naging matayog. Kumbaga lahat ng pangarap dito ay nakamit. Kasi parang yung pong paglipad ng saranggola ay inire-relate po natin sa isang pangarap na nakamit . Ngayon, may isa pong parang gustong kontrahin yung paglipad o pagtayog ng mga saranggola. Sabi po nung isang psychologist, paano daw po pag naglagot yung saranggola? Sabi niya, paano nawala na yung pangarap? Sabi ko, dito po sa aming probinsya, sa aming lalawigan, pag po naglagot yung saranggola, hinahabol po yan. Kasi siyempre, sayang yung tayog niya . Parang sa akin, nire-relate ko lang na pag nakamit mo na yung pangarap, why lose it? Try to pursue it. So, ang ginawa ko po, para ma-secure lang yung pangarap, yung maging maganda o mahigpit yung iyong kapit, I use the gold lines. Yung gold strings po, signifies yung halaga o importansya ng pagkakakapit niya dun sa inyong pangarap. So, pagka nakamit mo na yung pangarap, secure it. Kaya po gold, pagka po malaki ang halaga ng string, ibig sabihin matibay. Sir Bong, anong kaibahan ng mga ordinaryong nakikita natin sa kung saan-saan ng mga may art din naman? Ano ang kaibahan nun sa materials ba or what? Bakit kailangan tangkilikin ang mga katulad ninyo ng mga professional na mga artists po? Bakit? Kaysa doon sa mga nakikita natin sa kung mga parang mumurahin lang, parang
ang ganda rin naman ng design, parang papel lang or what. Paano natin explain yon sa mga hindi po artists? Medyo malawak po kasi yung ano, yung parang tanong nyo, no? Pero simple lang. Ang sa totoo po nun kasi, hindi naman po ako artist, ano, mahirap intindihin. Pero sa mata ko, ang ganda tingnan lang. Ang sarap, iba, ramdam namin. Ano, paano po explain yon? Siguro po sa isang merong mata na katulad na sa inyo na pag-appreciate, madali po kasing makita o maramdaman yung passion pag inilagay mo sa isang obra na hindi mo kinopya, na hindi mo, ibig sabihin, pinagtuunan mo ng mahabang panahon, pansin, ganun din naman doon sa mga materyales na ginagamit. So, sa isang, sabihin natin, marunong tumingin, marunong tumangkilik po, yung marunong umuri, makikita niyo po yung diferensya sa kulay, sa hagod, sa texture, sa pahid, tsaka sa detalye. Doon pa lang mararamdaman niyo at makikita niyo. Buhay na buhay ang pusa mo. Oo, thank you po. Yung passion na itinutuon at attention ng isang, sabihin nating seasoned o experience o kaya professional artist na din tinatawag po. So, anong klase materials po yung ginagamit natin? Dito sa particular na obra na ito, oil po ang ginamit ko. Pero gumagamit din po ako ng acrylic, oil pastel, watercolor. Depende sa... Minsan, depende rin sa mood ng artist. Yung madaling i-set up, di ba? Anong pinakamadali na mood na madalas din yung... Madali sa akin gamitin ng oil. Very flexible kasi siya. Matagal matuyo. Ibig sabihin, makahabol pa yung kumbaga, yung kurbada o hagod o stroke o texture na gusto mo mangyari. Bilang isang katulad ko, halimbawa buyer ako or mahilig ako mag-invest na mga ganyan, anong benefit sa akin? Ito po ba'y tatagal? Opo. Sinisigurado po namin na talagang magiging ano, yung longevity niya at saka yung archival quality ng isang obra. Dahil po pinipili din po namin yung materyales na ginagamit namin. O kasi para naman, hindi biro po ang price. Oh. 98,000 pesos. Para naman po yung magmamayari talaga namang masisiyahan sa kanyang collection. Ay ako, mata ko, nasiyahan ako. Thank you very much po. Parang sulit ang 98,000. Thank you very kung, much. Kung pang matagalan. So sir, pwede makita natin iba mo mga obra na extra kasi... Parang ano, alam yung ito yung mga design na hindi na luluma. Diba thank po? You very much yung po. Parang kahit ilang henerasyon pa, oh, yan pa din po yun. So, katulad dito po, di ba? Ang ganda, parang ang peaceful. Thank you. Sa color, ang ganda ng combination. So, ano pa po yung inyong mga sasabihin para sa ating mga... Gusto kasi yung aking mga obra ay maging inspirasyon ng ating mga susunod na henerasyon. Lalo na yung mga kabataan na namulat sila sa social media, sa mga mobile games, sa ating mga mobile gadgets na nakakalimutan nila yung mga simpleng na libangan na ginagawa natin ng ating kabataan. Yung mga simpleng Pinoy na laro na hindi na nila masyadong natunghayan o nalaman. So, pero sa mumunting alaala o inspirasyon na binibigay ng mga saranggola na magkaroon sila ng sabihin nating yung simpleng pamumuhay lamang na hindi kailangan maging magastos at yung kasiyahan naman ay makukuha mo, lalo na kung higit sa lahat, yung iyong mga saranggola ay lumilipad sa mataas na kalangitan. Ayan. So, sir, bilang engineer po kayo talagang mula pa ba nung bata ka, may sign na para ito maging artist po kayo? As early as I can remember nung ako'y pumasok ng elementary, kahit nasabihin nating medyo parang stickman o yung hangman lang ng aking likha noon, ay talagang mahilig akong gumuhit tsaka maghalo-halo ng kulay. Sir, ikaw na po ng mga award mo. Yung kahit ilan lang po dito pinaka matindi. Na-achieve mo po. Yun nga, yung haba niyan. Yung inclusion natin sa Hallmark bilang greeting card Hallmark cover. Oo, 7 times. Na-feature po nila ako sa kanilang Christmas card covers at saka sa ilang souvenir items. Tapos part din po ng aking ilang mga obra ay naging permanent acquisition o display po sa Intramuros. Doon po sa San Agustin Museum kung saan yung Spanish Priest po pinakomission po yung mga nasunog at nawalang mga obra para po makita ng ating future generation
naka-display po sila doon, katabi ng San Agustin Church. Oh, hindi pwede mawala talagang saranggola ni Pepe. Yan na po ang ating tatak. Tapos yung isa po sa pinaka-height ng ating, sabihin natin, parangalay, yung pong na-recognize po siya sa top 500 artists across the globe 2016 under Chiasa Magla Gallery. Na-display po siya doon sa live television screen sa Times Square, New York. Wow, congratulations. Yung obra po nasa akin pa hanggang ngayon. Nakakatuwa naman po yan. May prize po kayo, no? Para may... Ito, mayroong, actually, meron siyang certificate. Ito yung certificate niya. Na binigay sila through electronic mail. Ito siya. Oo. Nag-aano yun. Semi-exhibition. So. Congrats, ha? Proud to know. Thank you very much. Okay, sir. Ano pa po ang masasabi natin? At baka bilang isang artist or president po ng Bigkisining Binangunan, ano po yung mga pangangailangan pa natin at as suporta na kailangan pa po ninyo at sino ang po pwede ninyong gustong lapitan kung may kinakailangan pa ang totoonan, ang kailangan po ng mga artist na tulad po yung exposure. Mm-hmm. Normally yung exposure at malaking bagay po ito para sabihin natin yung una, makilala yung trabaho ng isang alagad ng sining. Kasi ang totoo nun, yung suporta, napakalaki. Ang suporta naman, hindi naman kailangan cash siguro yung materials para lang to sustain. Lang okay. No, hindi, to sustain. Kasi ang artist talaga, ang unang naging experience ko before, meron akong idea, hindi ko may i-express out kasi wala akong gamit. Mm. Pero yung malaking bagay, yung lalo sa naging start na artist, malaking bagay yung supply. Lalo na kung yung quality ng supply talaga namang worth na pwede mong ilabas talaga yung husay mo. Mas maganda. Ganun lang naman kababaw ang mga artist. Kasi hindi rin biro ang mga... Mahal din ang gamit. Mahal din. May mga kababayan tayo na medyo talagang mahusay. Gifted, tawag ba nun? Kaso minsan kulang. Wala silang gamit. Tapos yung ding tanghalan, hanggat maaari, may malaking entablado sana to launch yung kanilang ano, yung kanilang artistry makita, makilala. Mm-hmm. Or eventually, sell an artwork or two. Malaking bagay na po yun. Ano ang maipapayo mo sa mga kabataan na mga nagsisimula pa lang, ano yung medyo pwede mong ipayo sa kanila na una sa lahat. Manatili ba sila? Or mauna ba ang pag-aaral? O totoo yun. Kailangan talagang mauna yung pag-aaral. Pero una sa lahat, ingatan ang mata. Yun. Masyadong exposure sa mga mobile gadgets at sa mga screens. Mm. Ano din, una, huwag mag-ingat. Huwag gagawa sa madilim. Huwag manonood ng mobile gadgets sa madilim. Kasi nakaka-apekto siya sa vision. Mahirap po ang may salamin. Mm-hmm. Yun ang unang-unang papapay. Pangalawa, yun din, huwag din nilang ubusin ng kanilang oras sa social media or sa kung ano mang meron dyan. Bagkos tingnan din nila yung husay nila, magagamit din naman sa eskwelahan pag gumagawa ng proyekto, nakakadagdag grades at pogi points kay teacher pagka maganda ang presentation. So, hindi lang siya magandang libangan kasi baka later on, baka mas malayong entablado pa marating nila para sa naabot namin. So, kung makita nila ang kanilang sarili ng husay sa paglika at pagpinta, pursue it. Oh, kasi marami naman pong paraan eh. Ang lapis ay may tuturing din naman na isang obra maestra, lalo tingin maganda ang naging pagsasanay. So practice makes it a little more better and close to perfection kung ito po ay sinasanay at nililinan. Ayan. So sa inyo pong samahan ng Bigkisining Binangunan, papaano po mag-join sa inyo kung mga artist din na gustong makasama o sumama sa inyo, pwede pa ba? Una sa lahat, simple lang naman yung criteria. Kailangan makitaan ka ng husay at sipag. Yung Bigkisining Binangunan, talaga asahan natin sobrang mahusay kasi isa yun pa lang eh. Ganun po ba doon yung mga kasama nyo din? Ganun lang gusto namin sanang iparating yung kalidad ng trabaho. So pag ako palang bumili ng isang art, tama ba frame or art? Isang art. Art, tama. Dapat is
ano, yung Big Kiss, grupo ng Big Kiss, yun yung binanguna. Dahil sigurado ako. Thank you very much po. So, yun ang inyong quality. Binabantayan po namin yung kalidad ng mga artwork na gusto namin. Para naman po, masiyahan po yung magmamayari. So, yun. At least, naunawaan natin yan. Apo. Kapag medyo hindi pumasa sa paningin ninyo, hindi sila pwede sa Big Kiss City binangunan. There is always a room for improvement. Yun. Kasi ang so, gusto rin naman natin, ma-inspire din naman sila to excel. Kasi we cannot stay here forever. So, kailangan may magpapatuloy. I-goal nila na. may magpapatuloy. Meron kaming pagpapasahan o pagmamanahan. Oo. Para naman to sustain yung, sabihin natin, huwag nang sining binangona lang, kundi sining ng Pilipinas. Ayun, tama. So, sining mula sa art capital. Mm-hmm. O, diba? Para patuloy yung ating, natotoo kasi nyo na, yaman din naman ng bayan ang sining eh. So, kailangan paunlarin at pagyamanin. Okay, sir. Meron pa ba tayong dapat na ipabatid sa ating mga kababayan o sa ating bansa? Patuloy po natin tangkilikin ang sining natin. Yun lamang po, malaking suporta at tulong upang yumabong at umunlad ang sining ng Pilipinas. Okay, sir, email address or cellphone number? A Facebook account is Bong Anore Flight Mode. Makikita niyo po ang aking mga saranggola. Yun lamang po. Thank madali you. Po makita. Thank you so much, Sir Bong. You're welcome po. Ayan, ayan na sa magsaranggola na tayo. Sa pagpatuloy po natin, ayan na po yung mga exhibition doon sa naganap dyan sa SM Center at talaga namang hanggang sa ngayon meron pa rin po yan. Kaya mamili na po kayo po ano po yung mga favorite nyo dyan na mga art design at talaga namang pangmatagalan ito ano po ating pinaluluma yung ganito mga design at talaga napaka-brilliant, napaka-bright ng effect. And yung mga iba-iba yung size niya na rinderian kung ano po yung klase na gusto ninyo po na mga sizes, shapes, at mga form nito, yung colors, napakakulay. At kahit lahat ng anggulo, talagang pinag-iisipan at hindi basta-basta itong mga ginagawa ng Big Kiss of Sining Binangunan. At kita nyo naman sa damakmak ang mga award at mga kung ano pa pong narating ng mga miyembro ng Big Kiss Award Sining Binangunan. At abangan nyo po dito sa Angono Rizal naman, yung ating mga artist din ay makakapanayan po ng ating DUST Secretary Fortunato T. De La Peña at para sila po ay pakinggan naman kung ano po yung kanila pang mga kailangan or para mapasulong palalo yung kanilang art ano po at marami po kasi tayong mga kababayan nga katulad na nabanggit ni Bong na gusto man na mag-design o maging artist or mag-painting ang problema lagi is yung mga kagamitan at syempre walang kakayahan ng ilan kaya na riyan ang gobyerno natin na handa naman silang tumulong hindi lang siguro po DOST yung Department of Science Technology kundi ang iba pang ahensya ng gobyerno o yung mga LGUs po natin na suportahan itong mga artists natin sa ating bansa dahil dyan ay nagkakaroon po tayo ng visual sa mga karaan, sa mga susunod palang mangyayari, di ba po? Iba talaga eh. Gusto ko yung itong frame na to, sobrang mahal. Napamahal na rin ng inyong abang likod kasi yung mga farmers dahil tinulungan natin dyan yung Angono New Normal Farmers Association na tinulungan din po ng DUST, ng Calabarzon, ng Picard at DUST Rizal at syempre yung LGU po ng Angono si Mayor Mage Calderon at syempre yung OIC ng Agriculture na si Sir Dr. Joel Doblano sorry at yung mga iba pa na mga nagkatulong-tulong para sa mga magsasaka. Ngayon, ang gagawin yata po ng Department of Science Technology kung paano i-adapt sa sensya itong ating mga artists. Ano po. At nakikita natin no, na lahat ginagawa ng paraan ng gobyerno para suportahan ang iba't ibang klase ng mamamayang Pilipino na may mga taglay na mga angkin na galing at talino para po ay umunlad ang lahat at makitaan yung kanilang pagiging produktibo. Basta po, tayo po ay may alam at may mga skills. Huwag po tayo talaga mabahala. Hindi po kayo nag-isa.
kapag po ay meron po kayong mga kailanganin, kailangan lamang po talaga ay lakas ng loob at hanapin at maghahanap ng resource kung paano matugunan yung mga pangangailangan po ng mga mahuhusay natin ng mga kababayan. At lalo na po sa panahon ngayon ng pandemic, marami po talaga nga nangangailangan ng tulong. Okay, so ayan, tangkilikin natin muli itong mga artist natin. Okay, ang inyo abang lingkod, laging totoo po tayo, si Ms. Horizon Chaser, at abangan nyo po ang ating pagbabalik sa ating programa sa DWBL 1242 kHz at sa online, at pakilike na lang po sa Facebook and YouTube. Sa mga gusto lamang. Ayan, happy morning. I love you all.